Ito mga kababayan, yung i-share ko sa inyo, traumatic experience ng isang bata. Dahil binagsak mga kababayan lahat. Binagsak ng kanyang teacher dahil sabi ng magulang, in-erase yung mga grades, ginalawang lahat 70 po. What? ito, grabing eraser po. Hindi na yan tatanggapin. Kaya hindi maka-enroll sa grade 6. Pag grade 6 na sana siya, mga kababayan. Tapos, repeater siya ngayon. Na-trauma yung bata. Ano, yun nakikita po ninyo, lahat 70 yan. Pero yung 70 na ilinagay na bagong grade, ipinatong doon, in-erase po, we night out, in-erase yung dating grade, bawal yan po. Tapos binago, binigyan ng lahat bagsak, mga kababayan, kasi may hinihingi daw yung teacher na hindi naibigay. Ito, basahin ko po sa inyo. Kailangan ito aksyonan ng ating DepEd Secretary mismo. This is a very traumatic experience sa bata, mga kababayan. Tingnan, naglabas ng sama ng loob sa Facebook ang netizen na si Cindy Apaap. Matapos na matroma umano ang kanyang grade 5 na pamangkin dahil sa 70 na grado na natanggap nito. Kwento ni Cindy, nag-ugat umatno ito sa hindi pagbibigay ng pintura. What? Dahil sa hindi pagbigay ng pintura ng nanay, pinalitan lahat ng grades. Ginawang 70 lahat. In-erase. White out. Ang ibig sabihin nun, hindi man siya dating bagsak. Ibinagsak dahil sa pintura. Hindi nakabigay ng pintura yung nanay ng kanyang pamangkin na kanilang proyekto daw sa eskwilahan. Matindi po ito. So, kailangang maimbestigahan po at masanksyon ito pong teacher na to. Dahil lang sa galit ng guro sa ina, sa hindi pagbibigay sa kanya ng isang galo ng pintura para sa proyekto, binuran niya ang grade na ibinigay niya sa bata, kwento niya sa kanyang Facebook post. Napicturan po. Ayon pa kay Cindy, na trauma umano ang kanyang pamangkin sa ginawa ng guro. Na trauma siya kasi akala niya talaga mag-grade 6 na siya. Ini maka-grade 6, bagsak lahat. Huwag ninyo pong gagawin ito, mga teachers. May post si John Vic Rimolya. Iba man na case, pero parang similar siya. Kayuan yung mga teachers, baka experience din niya. Huwag ninyo na ituturing na yung mga bata, ka-level ninyo. Kaya nga sila nag-aaral para matuto. So, ang tagapagturo, ang guro, kayo. Do not expect na yung mga bataan niya maaabot yung lahat din yung expectations maaabot. Remember, Anya, kayo, mga kwanaan niya kayo, tawag dito, niyan. Yung ayun tawag noon, yung nagsipagtapos na, may mga karira na, kayo anya, titulado. Kayo anya, mga titulado na, iyan anya, nagsisimula pa lang sa kanilang mga pangarap, at ang trabaho ninyo, magturo.
Huwag ninyong pinapahiya yung mga bata kung hindi makapagsagot ng mga tanong ninyo. Kasi ang layo naman ng mga bata kaysa sa inyo. At trabaho ninyo, sinisilduhan kayo sa pagtuturo. Ano pat nandiyan kayo? Pero ito, mas matindi ito mga kababayan. Hindi nakapag ano, bigay ng pintura, binago lahat ng grades. Ibinagsak. So na-trauma yung bataan niya kasi yung expectation niya makaka-grade 6 siya. Bilang gadya naman ang bata, kinalulungkot daw ito ni Cindy. Nalungkot ako at nabigla kasi hindi namin ini-expect na ganun yung gagawin sa bata. Kahit values, lahat yung makatao, makadiyos, puro no. Sino ba naman matutuwa doon sa ginawa niya? Ni Cindy. Noong nakita namin yung card at naipost ko at nalaman nila na viral na, tinawagan niya ako na i-delete yung post, na i-delete yung post ko at huwag nang paabutin daw sa nakatataas. Natakot siya. You see? Alam niyang mali kasi yung ginawa niya. Humingi siya ng sorry sa akin at ang sabi, papalitan niya yung card. Pagbabahagi pa niya, what? Hindi mo man pwede yun basta mapapalitan kasi yung ini-issue po ng DepEd, may number siya. Bawal nga yung mga erasures. I must know kasi naging teacher din po ako. Bawal yan. Yung madumi, tampered. Hindi man pwede yan, ang gano'n. Kailangan maimbestiga po ito ng maigi para hindi po tularan ng iba pa mga kababayan na mga teachers. Pintura lang, sinacrifice ninyo yung future ng isang bata. Anong muring mga... Sabi ko nga mga kababayan, no? Ako hindi ko man inaaway yung mga teachers kasi ang dami mga teachers pong mabubuti. Mangilang-ilan lang. Kaya lang may mga teachers po, ang biktima nito yung ano, nung panahon kasi. Active ako sa eskwelahan kasi PTA president ako. May nangyari nito sa amin. So kinumpronta ko talaga. Damay, pati yung mga kaklase, pinatanggal ko doon sa ano? Pinatanggal ko po sa... Sabi ko, ito negotiation ko sa principal. Ma'am, tanggalin po ninyo siya or else ipapatanggal ko siya sa trabaho. I'll file a case against her, sabi ko. Mawawalan siya ng ano, ng trabaho, mawawalan pa siya ng yung ano 'yon, tawag doon, sa retirement niya. Kasi may kaso siya. Pipirwisyon ko ikako siya kasi pinirwisyon niya yung ano. Hindi ko pwede itong palalampasin. Ngayon, gusto ninyo makipag-deal sa akin, tanggalin ninyo sa section na yan. Palit kayo ng teacher. Pinagmumura yung mga bata. Tinawag na mga hayop. Sabi ko, ma'am, paano mo nasabi na ito mga hayop? Kasi baka yung evolution theory po, nagaling tayo sa hayop, sa unggoy, yun ang nasa isip niya. Sabi ko, ma'am, kung yan ang paniwala mo, itanong ko sa iyo ganito. Anong uri ng hayop yung tatay mo at nanay mo? At yung buong pamilya mo, anong uri ng hayop? Shock siya. Naniniwala ka na tayo galing sa hayop at kaya tinatawag mo mga hayop yung mga bata? Ngayon, ibalik ko sa iyo, anong uri ka ng hayop? At yung tatay at nanay mo, anong uri ng hayop, ipaliwanag mo? Sa harap ng principal po. Ngayon, humingi siya ng tawad. Sabi ko, mali yung tinuturo mo.
Sabi ko, kung maiinit na yung ulo ninyo, kulang na yung pasensya, mag-retire na po kayo. Para yung mga bata pa, yun ang pumalit. Ang daming walang trabaho. In like manner, yun dito, yun ang recommendation natin. Pag kulang na yung pasensya po ninyo, may mga panahon, normal yun sa babae. Yung menopausal na, mainitin yung ulo, kulang sa pasensya. Kasi parte yun sa ano, manifestation ng menopausal. Di ba? Minsan yung ano mo, feeling mo para kang mabaliw daw at mainit lagi yung pakiramdam. Bakasyon muna kayo. Kaysa idamay ninyo yung future ng mga bata tulad nito. Imagine yung ginawa niyo. You see? Dinilit lahat at pinalitan. Bagsak na grado dahil sa pintura. Tapos sasabihin niya, papalitan daw yung card. Gayon pa man ikwento niya na nakapag-enroll na ulit ang kanyang pamangkin, ngunit balik ito sa grade 5. What? Lalong matroma yung bata. Imagine, nagsakripisyo siya for 1 year. Nasayang yung 1 year, hindi tinanggap kasi marumi nga. Bagsak lahat. Anong gagawin mo doon? You see? So kailangan talaga imbestigahan po ito para magawa ng paraan na yung bata maka-grade 6 po siya. Hindi masayang yung sakripisyo ng bata. Hindi masayang yung sakripisyo ng nana, yung panahon niya. And the experience is very traumatic. Dadalhin niya yon mga kababayan hanggang sa ano, sa pagtanda. Nakapag-enroll ho siya, grade 5 ulit, pero temporary lang daw kasi nga yung card hindi rin tatanggapin sa school kasi maraming erasures. Tingnan ninyo mga kababayan yung grades niya. Yung card niya, ang dumi pati dito. Mga white out po yan lahat. We night out, tapos pinalitan, pinatunga ng bagong grado. Pati doon sa ano, report on learners observed values, pinalitan lahat ng no. Ito nakasulat dito. Lahat yung may erasure yan. We night out po. Pinalitan lahat, no. Maka-Diyos ba? No. Maka-tao? No. Maka-kalikasan? No. Maka-bansa? No. Anong klase? You see? Ayan man lang po. And we call on our, ano, our DepEd officials. Sana makarating ito mismo sa DepEd Secretary kay Inday Sara para mga kababayan hindi na siya maulit at magkaroon siya ng general ano, instruction sa lahat ng mga teachers ng DepEd all throughout the country na wag nilang gagawin ang ganitong bagay sa ating mga mag-aaral. You see? Dinisira ninyo yung pangarap ng mga bata. Hindi yun ang trabaho po ninyo. You are there to inspire, to teach and inspire. At ma-achieve nila yung kanilang mga pangarap. Tutulong kayo at doon kayo sinisildohan. Hindi para sirain yung futuro ng bata. Tama? Ayun mga gumagawa lang nito. Kasi sabi ko sa inyo, maraming mga teachers na mga mabubuti kasama doon yung mga teachers namin in my elementary years, in high school years, pati college. Ang daming ano, mabubuting mga
guro, may mangilan-ilan lang na medyo siguro tinutupak sila. Kung tupakin po kayo, huwag na kayo dyan sa pagtuturo. Mag-retire na lang kayo. O baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax, sa mukha, pinapahid twice a day. You will look 10 years younger than your age. At ito naman po, sa mga cancer patients, itry po ninyo. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Neng siya red mix fruit drink. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.